Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, StockPlay. At ngayon po ay mag-update po tayo about sa mga top active or top gainers pala yan. Top gainer stocks sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si bell button para palagi po tayo ma-update at mananotify sa mga bagong videos na i-upload po natin. So let's start guys. And syempre unahin natin si si MBC. Okay. So top gainer to guys, MBC. So silipin natin. Tama ba? Wait nga lang. MBC. Ayan, so siya nga Okay. For this one, medyo di maganda yung chart niya, no? Diba? Pagka sa daily chart, pero ayan. So, sa daily chart, guys, is medyo pinitik siya nung Friday. Ayan. So, sa part na to, much better kung silipin natin sa weekly chart. Okay, so right now, sa weekly chart is mahaba yung week sa baba. Okay, so meaning, merong dito. May demand guys, support. Ayan. So obvious na may support dito. Ayan. Sa 4 pesos yung support for MBC. Okay. Tapos yung resistance natin is around here. Ayan. So dito po kay MBC is pinaglaruan to for sure. Since malapit na sa resistance, hindi na po magandang bilhin to, no? Since mga top gainers po yung pinag-uusapan natin. And this video is just for an update. Okay. For MBC. Okay, wala. Pinaglalaroan lang to guys eh. Ayan, ilang percent yan. From here, sa support tapos sa resistance. 37% guys. Pinaglalaroan to, no? Ah, diba? Ayan, so hindi na po siya ideal bilhin for now. So sa daily, may play pa naman to. Ayan, sa daily chart. Bakit? Kasi meron ditong gap down. And possible po is ma-feel, ano? Ito, diba? So, yun nga lang, guys, is wala sa support, eh. Ayan. So, yun po yung nakakatakot. Possible ma-feel, yun nga lang kasi nakakatakot, wala sa may support, eh. Nakakatakot yun, guys. Next natin is CIC. Ayan, silipin muna natin ulit sa weekly chart. Ayan, sa weekly, wait lang. Silipin natin sa monthly chart. Ayun, So, si CIC guys is na bottom peak pa lahat to. Okay, kaya goods. So, nasa na ba yun? Eto. So, ang bottom niya is here eh. Diba? Ayan.
sa 18.14, malapit dito guys. Ayan, so na bottom pick pala to, no? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touches, ano? Sa candlesticks, sa monthly chart. Okay. So, papansinin natin, no, sa, ano na siya, guys. Nasa resistance na, impossible, ma-reject to. Di ba? So, resistance na to, eh. And kaya maganda rin guys yung nagbo-bottom pick, ano. Mas safe kumbaga. Though walang assurance na kung kailan tataas, pero syempre mas safe ka rin sa part na yun. Okay. So siya po ay halos nasa resistance na around 19 or sabihin na natin sa 20, ano. Ayan. And kung babalik tayo sa ano, sa daily chart, na bottom pick pala to guys eh. Ayan, sa daily chart is nasa resistance na halos. Maybe mag-wait po muna tayo mag-pullback dito, ano, kay CIC. And kung papansinin natin kanina sa monthly chart, is na bottom pick niya to. Ayan, kaya pinaglalaroan siya ngayon. Diba? Okay, no? So halos 10% to 9% guys. Ayan. And kung siya naman ay magbe-breakout, goods, no? Goods para sa nakabili sa baba. Ayan, pinaglalaroan to guys. Since bottom na siya. Ayan, kaya much better if maghihintay muna tayong ano, mag-pull back dito, ano, sa may support. Ayan. Next natin is IPM. Ayan. And kung meron po kayong mga request ng mga stocks, mag-comment lang po kayo, no, sa video, sa comment section, at sisilipin po natin yan at isasama po natin, ano, sa ano natin, separate video for requested stocks. Ayan. So for this one, kay IPM, ayan, silipin mo na, no, eh. Yung kaporma ng chart na to, ano, medyo uneven siya. Pero kasi silipin natin yan, let's see kung meron tayong makikita. Okay, for this one, wait lang. Okay, so malapit na siya sa may resistance guys. Medyo delicate to, ano. Ayan, so nakabase tayo sa monthly chart para makita natin talaga yung overall trend. We have 1, 2, 3, 4, and possible dito 5. Ayan. So yun nga lang is malapit na sa resistance, ano, at nakakatakot guys since yung ating reference is naka monthly chart. So pag sinilip natin yung sa daily chart, okay, so medyo pangit yung chart niya rito. O, diba? So, sa part po na to, ang ating resistance is obvious. Malapit po dito, guys. Dito. Around here sa 7.08 pesos. And yung ating support is dito. Okay, so dito pinakamalapit eh. Support. 6.35 pesos. Ayan, so marami namang retest dyan, ano. Mga touches. Okay, ayun, no. Diba, sunod-sunod. So, ilang percent yan? Okay, pinaglalaroan, ano. From here sa support, tapos hanggang doon. So,
So 10%, 10 to 11% ano pinaglalaroan to, guys. Ito si IPM. Okay, so medyo ano na to. Kumbaga risky, bakit? Kasi malapit na sa resistance. No, sinilip natin sa monthly chart ta. Yan. Para aware tayo sa ano niya, sa chart niya, no. Next natin is TBGI. So dito, okay, matagal na natin tong hindi nakita since matagal po kasi kung ano nawala. For TBGI, guys, support for TBGI dito, okay, around here, more likely dito sa part na to, dito, ayan. So ang median is nasa 0.29, okay, dito po sa part po na to, no? Ayan, no? Ang dami, guys. Ayan, mga touches yun, ano? Ayan, so medyo malapit naman siya sa may support. And pasilipin natin sa ano, sa lower time frame. Ayan. So dito sa daily chart, nag-bounce na, guys, ano? Since yun nga, sinilip natin sa monthly chart, nasa strong support siya right now. Pero sa part na to, ang magiging problem natin is yung kanyang possible trend, if ever na meron tayong makita. If ever lang naman, ano. Ayan. Meron ba? Okay. So sa part po na to, ang pinakamalapit po na resistance natin dito is okay, maglagay tayo. Resistance for this one is eto. More likely eto, guys. Eto. 0.32. Okay. So syempre always buy sa support or near support. Ay malapit dapat sa support palagi, ano. So far is medyo safe pa naman to since malapit pa naman sa may support. Ayun, no? Di ba? So this is for, ayan, sa daily chart yan, ano. Then kung papansinin natin si MACD is medyo nagko-converge. So siguro sa Monday is meron pa tong play, if ever na hindi pa siya bubuhusan, ano. Ayan. Next na top gainers, X surpass. Silipin natin sa monthly chart para makita natin. All time low. Okay, I think. Okay, so grabe to, guys, ano. All time low, right? Ayan, no. So this is based from ito sa monthly chart. And as we see, siya po ay oversold na rito sa monthly chart, which is medyo maganda. Pero syempre, ano muna natin, kumbaga, i-check natin sa ano, no? Sa fundamental, baka kasi pangit na yung, kumbaga, tinatakbo ng company. Ayan, so, you may check, di ba? Ayan, para mas safe. Yeah, pero dito sa monthly chart, oversold na siya. Ayan, sa weekly.
sa weekly medyo nakabaluktot. At ano nga siya, no? Na kumbaga nag-rally na ng bahagya. So dito guys, sa ano natin, sa daily chart. Okay, silipin natin ito. Ayan, so meron na tayo nakitang resistance dito, no? Ayan. So this is series of lower highs. Ayan, pababa siya. Then okay, silipin natin, ano? Silip. Ayan, so meron siyang trend, guys, ano? Ayan, no? Diba? May channel, guys, eh. Okay, pagka ganito, pag nasa loob, guys, ng channel, tapos downtrend, series of lower highs, series of lower lows, still bearish to. Okay. Even though na siya ay oversold na sa ano, no, sa monthly chart, pero yung sa lower time frame kasi dapat kumbaga maging align, ano? Ayan. Okay, surpass, kumbaga meron pa itong ibabagsak. Ayan, so dito sa ano natin, support and resistance for this one. Support. Possible dito yung support. 0.3, tapos yung resistance is dito. Ayan, so dito guys, ano? 0.35. And kung mag-rally dyan, so from here, kung dito ka nakabili, no? 17%. 16 to 17% guys. Okay, possible. Ayan, pero ngayon is medyo, kumbaga, risky na yan, ano? At malapit na mag-retest dito sa ano eh. So, may resistance. And last, eto si Didi. Silipin natin to. For Didi. Okay. Ayan, para mas kita natin, ano. Move drawings. Okay, silipin natin to si Didi. Okay, so downtrend pa rin to, no, si Didi. We have 1, 2, 3, and 4. Okay, possible. So, hanapin natin yung resistance. I-check muna natin sa monthly chart para makita natin, ano. Dito, dito. More likely dito, guys. Dito sa part na to. Diyan. 9.4 pesos. Ayan, ano. We have 1, 2, 3, 4, and dito 5. Meron tayong confluence, ano, sa ating trend line. E, diba? Sa 9.4, guys, possible yung ano na to. Strong resistance. Ayan. And balik tayo dito sa daily chart. So, sa daily chart, possible ma-hit pa to, guys, ano? Si 9.3 or si 9.4. Okay, pero dito, ang pinakamalapit is
eto na. Na-hit na guys yung resistance dito, no? Sa daily chart. 8.7 or 75, ano? 8.75. So, ngayon, kung mare-reject yan, the possible is dito, may stop dito, guys. Ayan, sa 8.15 pesos, ano? Ayan. So, since mga ano to, mga top gainers, kaya huwag kayo sasabay dito. Ayan. And I think tapos na po tayo. And see you po sa next video. Bye-bye.